birthday. Yung pinag-aralan mong bachelor degree, bigla mo nakalimutan. Pero siya, hindi mo makalimut-limutan. Anong tawag doon sa mga taong hindi nakakalimut? Tayo muna ay magmukha. Bonggang-bongga. O yan, o diba? Dahil papalapit na ang Pasko, diba? Talagang araw-araw natin hindi makakalimutan yung mga taong nagbigay sa atin ng lungkot, tuwa at ligaya. At syempre, nagbigay bahay ng ating kabaklaan. Kung sino-sino yan, alaman natin dito yan sa ating pakikipag-chismes kapiserye. Mukha mo! Watch this! Agoy! Napakasakit kuya Ebe! Yung pinag-aralan mong bachelor degree, bigla mo nakalimutan. Pero siya, hindi mo makalimut-limutan. Anong tawag doon sa mga taong hindi nakakalimut? Pero yung pinag-aralan na, napag-aralan at naging ano ka na, ipinasa mo na, kinalimutan mo pa. Pero siya, kailan lang siya dumating sa unit nila? Pinakamatagal na isang taon, pero hindi mo kayang kalimutan. Yan ang ating pag-uusapan sa ating kabaklaan. Dito lang yan sa ating kokoserye. Ayun guys, dahil talaga namang minamano ang aking kabaklaan. May nag-comment. May nag-umugo dito. Ang sabi niya dito, sa sobrang taas ng pangarap mo, wala nang natira sa height mo. Oh my gosh, huwag kang ganun. Is mo, ba't kayo buli kaya ako, diba? Di ba lang walang matira sa height mo, wag lang. Huwag lang mawala at huwag lang maubos ang pangarap mo sa buhay. Dahil yan lamang ating motivation guys. Para magpatuloy sa pang-araw-araw nating daily life. O diba? Diba? Hayaan mo na yung hype na yan. Kasi talagang kutanya ganyan ng isang Pinoy, tayo ay isang bansot. Maubos man ang height mo, pero huwag uubusin ang ating pangarap. Mas lalo tayo mangarap at siyempre, mangarap sa buwan. Hindi, mangarap na mayroong action. O diba? Ayan ha, nasagot na kita ha. O ito naman si ano? Ito naman si Kolokoy. Sa pag-ibig, walang bulag. Walang pipi, walang dingi, pero tanga marami. I strongly agree by you. Marami talagang ganun. O diba? Hindi ko alam kung inborn na ba yung tanga o talagang sadya na nagpapakatanga lang. Bakit nga ba tinawag ng katangahan? Kasi po, ang katangahan, kapag nabundol ka sa isang bagay at doon na naman ulit, paulit-ulit na lang, ang tawag doon katangahan. O diba? Magkakamaling alam mo, pero napapakatanga ka pa rin. Iwas-iwasan natin at huwag po natin dadalas-dalasan ang pagiging tanga sa buhay. O diba? Dahil nga wala nga talagang pinanganak na bobo, pero bakit meron tanga? O, ayan ha, nasagot na kita. O, ito naman, speaking of bobo. Ang bobo walang ginagawa, samantala ang tanga lahat ginagawa. Tama ka dyan.
O diba? Kasi bobo nga siya, wala siyang ginagawa. Pero yung katangahan mong tagle, ginagawa mo pa rin everyday. Pero tanga ka pa rin. So ibig sabihin mo na pinagkaiba po yun sa isang tanga at isang bobo. O diba? Magsama kayo. At ito pa, ang hirap maghal ng taong manhe. Pero teka, manhid ba talaga siya? O iba lang talaga ang gusto niya? Baka yun naman kasi talaga, mahirap talaga magmahal. Pag hindi ikaw ang mahal at ikaw lang ang nagmamahal. So dapat mayroong negative and positive para magkaroon ng law of attraction. Kasi kung parang kayo negative, but vice versa negative, mabasasabog kayo. Pag-uusapan pa ba natin dito ng square root of 1,000? O diba? Basta yun lang yung sagot. 100 daw. Aba, hindi ako magaling sa math. Ayun lamang po sa mga nagbigay ng kanilang hugot kape. Magpatuloy nyo yan, malayo ang mararating nyo. O diba? Para sa walang mga kapiling. Well, guys, salamat sa pagpapadala nyo ng inyong liham na isinadula ng ating kabataan. Tara, tayo ay magkakapi-kapihan na. Dito lang yan sa aking coffee serye. Mata! Go! Guys, mula nung naging barista ako at pinahiligan ko ang pagkakape, hindi na talaga ako nakakaramdam ng kilig. Puro kaba na lang. Kaba na baka masita ako ng aking brand manager pag nag-check siya ng aking standard ng aking coffiness. Puro kaba na lang talaga, guys. Kasi nakakatakot, nakakaba magkamali lagi. So dapat mas iwasan natin ang pagkakamali. Huwag nating gawing main course. At lalong higit sa lahat, huwag na natin gawing doktoral ang pagiging tanga.